isang magandang buhay po sa mga manunood at taga-subaybay ng DepEd-R Teleturuan. Ako ay si Resi B. D. Guzman, Daluguro Isa, mula sa Balita Integrated School, ang inyong magiging guro ngayon sa Filipino 4. Handa na ba kayong makinig at matuto? Ating tatalakayin ngayon ang tungkol sa pang-uri. Sa pagtatapos ng ating aralin, ay inaasahang ating matututuhan ang paggamit ng wasto sa pang-uri, sa paghahambing at paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari. Ang layunin, nagagamit ng wasto ang pang-uri sa paghahambing at sa paglalarawan ng tao, lugar, bagay at pangyayari sa sarili, ibang tao o katulong sa pamayanan. Tara na, simulan na natin ang ating talakayan. Narito ang isang pangungusap. Mabango ang bulaklak na ibinigay ni Lita sa kanyang guro. Ano ang salitang ginamit para ilarawan ang mga bulaklak? Ang sagot mo ba'y mabango? Tama, magaling. Suruin muna natin uli ang pangungusap. Mabango ang bulaklak na ibinigay ni Lita sa kanyang guro. Ano ang inilalarawan sa pangungusap? Ang sagot mo ba ay bulaklak? Kung gayon, tama ka. Ang salitang mabango na ginagamit upang mailarawan ang bulaklak ay isang halimbawa ng salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa bulaklak. Ito ay isang halimbawa ng pang-uri. Kung gayon, ang pang-uri pala ay naglalarawan. Hindi lang yan. Alam mo ba kung ano inilalarawan nito? Inilalarawan nito ang bagay, tao, hayop, pook, o lugar at pangyayari. Sa makatwid, inilalarawan nito ang pangalan at pati na rin ang panghalip o pamalit sa pangalan. Sa paglalarawan, ginagamit natin ang ating pandama tulad ng paningin, pang-amoy, pandinig, panlasa at pansala. Inilalarawan ang mga ito batay sa katangian. Halimbawa, mapagbigay sa kanyang nasasakupan ang ating kapitan. Inilalarawan ang mga ito batay sa kulay. Halimbawa, nagkaisang mga barangay tanod na magsuot ng pulang damit sa kanilang pupuntahan. Inilalarawan din ang mga ito batay sa amoy. Halimbawa nito, mabango ang bulaklak ng halamang itinanim ko sa aming bakuran. Inilalarawan ito sa laki o sukat. Halimbawa, nakakatuwa ang alaga niyang maliit na aso. Sa makatwid, base sa mga halimbawa, ang pang-uri ay salitang nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Ito ay nagsasaad ng uri o katangian ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Narito pa ang ilang halimbawa. Halimbawa ng kulay, dilaw, puti, asul. Laki, halimbawa, maliit, malaki. Halimbawa ng bilang, anim, dalawa, walo. Sa itsura naman, ang halimbawa, maganda, maputi. Dami, halimbawa, isang kaban, kaunti. Halimbawa ng hugis, bilog, parihaba, parisukat. At napakarami pa. Maaari nating pasidhiin ang pang-uri. Ito'y tinatawag nating kaantasan ng pang-uri. Ang pang-uri may tatlong antas. Una, lantay. Pangalawa, pahambing. Pangatlo, pasukdon. Lantay. Ito ay naglalarawan ng isang payak na pangalan o panghalip. Sinasabing lantay kapag walang paghahambing na nagaganap. Ginagamit ito madalas kapag nag-iisang inilalarawan ang isang pangalan o panghalip. Halimbawa, mababango ang mga rosas. Mapupula ang mga rosas. May sa pangambing naman, mayroon tayong dalawang uri. Magkatulad at di magkatulad. At para sa di magkatulad,
mayroon tayong palamang at pasahol. Una, magkatulad. Pahambing na magkatulad. Sa magkatulad, ipinakikilala ang magkapantay na katangian ng dalawang bagay na pinaghahambing. Ipinapakilala ito ng mga panlating ka, ga, sing, kasing, magkasing, at magsing. Samantala, meron naman tayong palamang at pasahol para sa di magkatulad. Sa di magkatulad, ito ay kung hindi magkapantay ang mga katangian ng pinaghahambingan. Una sa panghambing na palamang, may katangian na pinaghahambingan. Ginagamitan ito ng mga salitang higit at lalo at tinutulungan ito ng kaysa o kaysakay. Halimbawa, mas matangkad ang batang babae kaysa sa batang lalaki. Ang pahambing na pasahol naman ay nagpapakita naman ng kakulangan na ginagamitan ng mga pantulong na salitang gaano, tulad ni, o tulad ng. Halimbawa, di gaano malaki ang laruang bola ni Gino, di tulad ng laruang bola ni Gab. At ang sumunod na antas ng panguri, pasukdol. Ito'y nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan. Ginagamitan ito ng pinaka, nuno ng, ubod ng, hari ng, saksakan ng, napaka o inuulit-ulit ang mga salita upang ipakita ang kasukdulan nito. Halimbawa, bagong-bago, kay dungis-dungis. Halimbawa ng pangungusap, aking bisikleta pa rin ang pinakabago. Ubod ng tamis ang cake kumpara sa lahat ng pagkain sa hapag. Pagkabait-bait ng guro namin. Dumako na tayo sa pagsasanay. Salungguhitan ng panguri sa pangusap at isulat sa patlang ang kaantasan nito. Handa na ba? Una, ang magandang Colosboa Hills sa Kuya Po ay itinuturing ng New Zealand of Nueva Ecija. Ano ang iyong sagot? Ang panguri bang iyong sagot ay maganda at ito ay nasa antas na lantay? Tama ang iyong sagot. Pangalawa, magkasing ganda ang Colosboa Hills at New Zealand Hills. Kung ang sagot mong panguri ay magkasing ganda at nasa antas na pahambing, tama ang iyong sagot. Pangatlo, napakapresko ng hanging malalanghap mo mula sa mga kabukiran sa Nueva Ecija. Alin ang panguri dito at ano ang antas nito? Kung ang iyong sagot ay napakapresko at nasa antas na pasukdol, magaling, tama ang iyong sagot. Pang-apat, isang maunlad na bayan ang kabanatuan. Alin dito ang panguri at anong antas ang kinabibilangan nito? Kung ang sagot mo'y maunlad at nasa antas na lantay, magaling, tama. At panlima, pinakapaborito kong tanawin sa Nueva Ecija ang tanawan. Ano ang panguri sa pangungusap na ito at anong antas ito? Kung ang sagot mong panguri ay pinakapaborito at ang sagot mong antas nito ay pasukdol, tama ang iyong sagot. Naway natuto kayo at nasihan kayo sa ating araling ating tinalakay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na panunood dito sa DepEdAR Teleturuan. Muli, ako ay si Resi Bidi Guzman, dalugguro isa mula sa Balite Integrated School. Paalam sa inyong lahat!